Chapter 18, Arya's Point of View. Ngayon magsisimula si Mr. Eredo na magsusuri sa kumpanya dahil isa sa usapan namin ni Mr. Ligaya na need munang magsuri ng tauhan niya bago siya mag-invest ng pera at magsara ng deal. Pumayag ako dahil karapatan yun ng isang investor dahil pera nila ang nakataya at alam naman ng lahat na when it comes to money, businessmen and women are very competitive and don't joke around. Kinakabahan ako na hindi ko alam dahil mayroon sa loob ko na nagsasabing may iba kay Mr. Eredo. Ayokong maging mapanghusga pero yun parati ang nararamdaman ko. Ipinilit ko ang ulo ko nang marinig na marahang kumatok si Agatha ng opisina ko. "Come in," sabi ko sa kanya. Bumukas ang pinto at iniluwa noon si Agatha. Kasunod ang taong inaasahan ko na makita sa loob ng isang buwan. "Good morning, Miss Arya. Mr. Eredo is now ready to examine the company and he wants to start with you daw po," sabi nito at sumulyap sa taong nasa likuran niya at mukhang busy sa pagsusuri ng buong opisina. "Okay, Agatha, you can leave us," I said to her, and she just nodded before leaving us alone. "Good morning, Mr. Eredo. Where shall we begin?" I asked him professionally dahil mukhang at home siya sa opisina ko. Na ani mo hindi ito ang unang beses na nakapasok siya dito. He looked down at me and smiled. "Ikaw bahala," sabi niya sa malalim na boses. Tinitigan ko pa siya sandali bago igiya para itour muna sa buong kumpanya. While I introduced him to my employees, sumasagot at bumabati naman siya sa mga ito. Makikita ko na malapit ang loob niya sa mga tao. At kung bago ko lang siya nakilala, ay baka nawala pa ang masabang kutob ko sa kanya. He talked with care and very professional towards my employees. Makikita rin sa mga mata ng mga tao ko na gusto nila si Mr. Eredo. "Okay, Mr. Eredo, lumer na lang." Hindi ko nagawang tapusin ang sinasabi ko nang putulin niya ako at sabihin na yun na lang ang itawag ko sa kanya. Napapahiyang tumango ako at pasimpleng tumingin kay Agatha na nakasunod rin sa akin. Bit-bit ang kanyang notebook para kung sakaling may mga comments at suggestions ang taong kaharap ko ay madali naming maiaayos at matatandaan. Nagkibit-balikat lamang si Agatha at inginuso si Mr. Eredo na nakalahad ang kamay sa akin. "I am Lumer Eredo. Pasensya ka na at mukhang matagal-tagal na tayong naglilibot bago ako formal na magpakilala. Masyado kasing formal ang Mr. Eredo, kaya Lumer na lang ang itawag mo sa akin kung ayos lang sa'yo." Magalang na pagkakasabi nito. Noong nakaraan na nakaharap ko siya, isa siyang hambog na ipinadala sa lupa, nauna ang ulo dahil sa kahanginan nito. Pero ngayon na ganito siya magsalita, ay in fairness naman, may tinatagong kabaitan naman pala. "Nangangalay na ang kamay ko, huwag ka naman pa espesyal." Maya-maya ay sabi nito, "Ay nako, binabawi ko na ang sinasabi ko kanina. Hambog nga talaga." Inismiran ko siya at nauna nang naglakad. "Nagkakilala na tayo ng nakaraang araw. Normal lang na masyadong formal ang tawagan natin dahil nasa isang formal na sitwasyon tayo at wala sa palengke." Mataray na pagkakasabi ko dito. Umiiral na naman ang pagiging moody ko, lalo pa ngayon at galit at inis rin ako kay Sean. "So, Mr. Eredo, nagkakaintindihan ba tayo?" Hinarap ko siya at pinag-cruise ang mga braso sa dibdib ko. Namulsa ito at tumitig sa akin. "Based on what I heard, mabait ang isang Arya Zabel Esquera. Ano at naging isang mataray ang kaharap ko ngayon?" Tanong nito sa sarcastic na tono. Narinig kong tumawa ng mahina si Agatha na nasa likod ko. Kaya agad ko itong nilingon at pinaningkitan ng mata. Mabilis naman itong pinaseryoso ang muka at tinakpan ng kamay ang bibig. Bumaling ako kay Mr. Eredo at naningkit rin ang mga mata na sinalubong ko ang tingin niya at matapang siyang sinagot. "Mabait ako sa taong gusto ko, kaya huwag mo nang itanong kung bakit mataray ako sa'yo." Diretsyong sabi ko at kita ko kung paano ito matigilan. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng katapangan na sumagot ng ganito sa tauhan ng investor ko at kung bakit naging ganito bigla ang attitude ko. At hindi naman ako dati ganito. Iba kasi epekto siguro ng pagkahambog nito.
tumangu-tangu ito at lumingalinga sa paligid. "I see," sabi niya. "Pero subukan mo kaya maging mabait?" Tanong niya bigla sa kawalan ng masabi. Mabilis ko naman siyang sinagot. "Subukan mo rin kaya huwag maging hambog?" Prangkang sabi ko. At kahit si Agatha sa likuran ko, ay narinig kong napasinghap sa diretsahang sagot ko sa taong kaharap ko ngayon. Natulos ito sa kinatatayuan at biglang tumawa ng malakas. "Hambog na baliw? Alam mo, rumirespeto ako kay Mr. Ligaya, kaya pinakikisamahan kita ng maayos. Kung ako sa'yo, ayusin mo ang trato at pag-approach mo sa akin dahil sa pagiging professional, X ka na." Buwelta ko pa sa kanya. Laking pasasalamat ko at tatlo lang kami nila Agnes ang narito dahil baka ano pa ang masabi ng mga tauhan ko. "Ganyan ka ba talaga magtrato ng mga tauhan ng investors mo?" Seryosong saad niya. "Oo, kung deserve niya naman, why not?" Nakataas ang kilay na hamon ko dito. "As what I've said, nirerespeto ko si Mr. Ligaya at pinapahalagahan ko ang tiwala niya." "Tiwala niya? Or pera niya?" Putol niya sa sinasabi ko at natigilan naman ako doon. "How dare him say that? Excuse me?" Nanlalaki ang matang saad ko. Tumikim muna ako bago nagpatuloy. "Wala akong pakialam sa pera ng amo mo. Dahil kung tutuusin, ay wala pa naman kayong naibibigay sa kumpanya. Kaya nga may pagsusuri ka pa na isang buwan, di ba? Dahil dyan, malalaman kung talagang mag-i-invest kayo o hindi. Kaya ngayon, kung sa tingin mo, pera ang habol ko, then we should cut this as soon as possible. Dahil Mr. Aredo, tiwala at respeto ang pinapahalagahan ko. Hindi pera ng kahit sino." Tuloy-tuloy na pahayag ko at tinalikuran na ito. Naramdaman ko naman agad na sumunod si Agatha. "He doesn't have any right to say that to me." The moment I turned my back to him, hindi na ako umaasa na matutuloy pa ang pag-invest ni Mr. Ligaya sa kumpanya namin. Even if Mr. Ligaya will call my attention, sisiguraduhin ko pa rin na didepensahan ko ang katarungan ko at wala akong habol sa pera niya o sa pera ng kahit sino. I was thinking that I should meet Mr. Ligaya for a serious explanation and maybe closure for the deal that we should need to stop. Wala akong problema kay Mr. Ligaya, pero sa ipinagkatiwala niyang tao ay meron. Nagpupuyos ang kalooban na pumasok ako ng opisina at pabagsak na umupo sa swivel chair ko. "Careful, Miss Arya!" Narinig kong agap na sabi ni Agnes nang makita ang paraan ko ng pag-upo. Hindi ko na malaya na nakasunod pala siya sa akin at pinagmamasdan ako habang bumubulong ng kung ano-ano. "I'm sorry," mahinang saad ko at napabuntong hininga. Nakonsensya naman ako sa ginawa ko dahil hindi ko iniingatan ang anak ko. Hinaplos ko ang tiyan ko at naramdaman ko ang maliit na umbok nun. Magfo-4 months na siya. Napakabilis ng panahon. Parang kahapon lang, pinagtutulakan pa ako ni Sean. Sa pag-iisip kay Sean, ay bumalik na naman ang inis ko sa kanya. He's always missing. Palaging nagmamadali at palaging nawawala. Minsan pa, kung tatanungin ko siya, ay parang hindi pa niya masagot ng diretsahan. Kaya hinahayaan ko na lang. Naiinis ako sa isiping parang may tinatago siya sa akin. Hindi man niya ako pinagkakatiwalaan. Napasandal ako sa upuan ko nang wala sa sarili. I think I should talk to him. Hindi pwedeng palagi na lang ganito. Miss Arya, uminom po muna kayo nito at saka bawal po kayo ma-stress. Paalala ko lang po. Biglang saad ni Agatha at napatingin naman ako sa baso ng tubig na nilapag niya sa table ko. Thank you, Agatha. Sincere ng pagkakasabi ko dito. Kahit madaldal si Agatha, ay thankful ako na nandyan siya palagi. At yung care na pinapakita niya ay para na rin isang kapamilya. Tumawag ba ulit sa'yo si Sean? Tanong ko sa kanya maya-maya. Hindi po eh. Mahinang sagot niya at parang nag-aalangan pa siya. Tumango ako sa kanya at tumingin sa labas ng bintana. Mula kanina nang tumawag ito at iniutos ko na batayin ay hindi na muli siya tumawag at nagpakita man lang sa akin. Kahit anong pigil ko na huwag mainis dito, ay ito naman ang gumagawa ng paraan para magalit ako sa kanya. Hewan ko na lang. Kahit masama ang pakiramdam, ay pinilit ko na lang bumalik sa trabaho. Miss Arya! Napatigil ako sa pagbabasa ng ilang kontrata
nang maagaw ang atensyon ko ng sigaw ni Agatha at dire-diretso itong pumasok ng opisina, sabay nagtungo sa desk ko. Tiningnan ko siya gamit ang mga nagtatanong na mata dahil bakas ang pag-aalala sa mukha niya at pagmamadali. Si Mr. Ligaya? Miss Arya, nagpatawag ng emergency meeting po. Hinihingal na saad niya at parang natataranta. What? As in, ayun na? Hindi rin makapaniwalang saad ko. I was expecting him to call my attention, but not this early. Hindi pa nga lumilipas ang isang araw. Buisit na Aredo, ang bilis magsumbong sa amo niya. Prepare everything, pakisabihan ng driver pababa na tayo. Utos ko na agad namang sinunod ni Agatha. Dali-dali kong hinagilap ang bag at cellphone ko bago may pagmamadaling naglakad palabas. Naabutan ko si Agatha sa table niya sa labas ng opisina ko na hinahanda ang ilang folders bago nagmamadaling sumunod sa akin. Tahak ang daan patungo sa address na binigay ng secretary ni Mr. Ligaya ay pilit ko na pinapakalma ang sarili ko. Paulit-ulit na pinaaalala ko sa sarili ko na dapat maging matapang ako pagharap ko na siya. I don't care about the investment anymore. I care about myself and my people. Sa isang luxury restaurant kami pumunta. At pagbaba ko pa lang ng sasakyan, ay halos lahat ng mata nakatuon sa akin. Pinagsawalang bahala ko yun at tuloy-tuloy na naglakad papasok habang si Agatha ay nakasunod naman sa akin. Social, Miss Arya? Narinig ko pang bulong niya pero hindi ko na yun pinansin. Malayo pa lang ay tanaw ko na si Mr. Ligaya na pinapalibutan ng tauhan niya at ang hambog na sinigawan ko kanina ay naroon din sa tabi niya. Pinatigas ko ang muka at taas noong lumakas palapit sa direksyon nila. Good evening, Mr. Ligaya. Bati ko nang makalapit sa kanila. Good evening, Mrs. Menjola. Have a seat. Turo niya sa upo ang katapat niya. Agad naman akong umupo at tumingin ng diretso sa kanya. Kahit minsan ay hindi ko tinapunan ng tingin si Mr. Aredo. Kahit na alam ko na nakatitig ito sa akin. I should go direct to the point, Mr. Ligaya. Kahit hindi nyo na ituloy ang pag-invest nyo sa kumpanya ko, ay lugod kong tinatanggap. Seryoso at walang kakurap-kurap na saad ko. Ramdam ko ang tensyon sa paligid, pero pilit kong pinatatag ang loob ko. I always wanted respect from my colleagues. But then, I'm very disappointed about what happened. In my part, I also want to apologize for acting that way. Saad ko sa mababa, pero matalim na boses. Sinulyapan ko ang mukha ni Mr. Aredo, pero walang bakas ng kahit na anong reaksyon. Napatingin ako kay Mr. Ligaya nang bigla siyang tumawa at tumingin sa akin. I am impressed on how you handled your company very well, Mrs. Menjola. There's no need to have a one-month examen on your building and company. I decided to invest in your company, and with that, I'm looking forward to working with you. Saad nito na nakapagpatigil sa akin. Nalilitok tumingin ako kay Mr. Aredo, pero nagkibit-balikat lamang siya. I believe and saw that my money is safe with you. It is worth the risk in your company. Nakangiting dugtong niya bago tinapik sa balikat si Mr. Aredo at nakipagkamay sa akin. What just happened? Tell me everything, I said as I hold her hand and squeezed it gently. You know that I'm always here for you, right? You can always open up to me. Malumanay na saad ko habang nakatingin sa mga mata niya. He used me, Arya. Lumuluhang sambit niya. He did? Medyo gulat na sabi ko dito. In what way? Tanong ko dito. Pero umiling-iling lang siya na animoy ayaw na niyang maalala. When we saw each other again at the park, you remember that? Tanong niya. At tumango ako nang agad ko naman iyong maalala. I came to see him there. Nag-usap kami and we decided to pretend na mag-on kami para pagselose ng ex-girlfriend niya na iniwan siya para sa pasting mapairang gurang. Umirap pa ito habang sinasabi yun. Hindi ako nagsalita at hinayaan siyang magkwento. We met sa isang racing na pinuntahan ko rin noon. At that time, sila pa nung girl. Pero months passed by, ay nabalitaan ko rin sa isang kasamahan namin that the girl dumped him. Siguro na apakan ang ego niya dahil pinagpalit siya sa isang matanda, kaya he asked for my favor. Nung una ayaw ko, or at least nag-isip ako. Pero I told myself, why not?
Sabi ko, trip-trip lang naman. Because, Arya, you know me. Ayoko sa commitment. At mas ayoko na pinagbabawalan ako sa gusto ko. Sabi nito sa akin na tinanguan ko naman. Rika is wild and carefree. Siya lahat ang nasusunod sa mga gusto niya. At minsan pa nga ay pati parents niya ay nagrereklamo na. Pero hinayaan na lang siya. Sabi ko, dahil naman totoo, at palabas nga lang, ay pumayag na rin ako. Pero, mali eh. Mali na mahulog ako sa kanya, Arya. Tumulo ang isang butil ng luha sa mata niya, hanggang sa nasundan pa ng marami. Tumingin ako sa paligid at nagpasalamat na walang nakakapansin sa amin. Narito kami sa isang coffee shop dahil tinawagan ko siya at nakipagkita siya sa akin. Nakapwesto kami sa may sulok kung saan medyo natatabunan kami ng halaman at walang nakakapansin sa amin. Hinawakan ko siya ng mahigpit sa kamay hanggang sa marinig ko siyang impit na humigbi. Nag-ingat ako, Arya. Iningatan ko sarili ko na huwag mahulog sa kanya. Pero lecheng puso to dahil napakatanga. Nabuntis pa niya ako. Lumuluhang sabi niya. Masaya ako o totoo. Walang bakas ng pagsisisi sa loob ko dahil nagbunga ang pagmamahal ko sa kanya. Pero nakita ko siya. Pag-uwi natin galing private resort ng pamilya ni Sean, you remember? Buntis na ako nun. Pero nakita ko siyang yakap ang babaeng yun sa labas ng bahay niya. Sobrang sakit, Arya. Sobrang sakit na pagkatapos niya akong gamitin, ay parang akong tanga na iiwan niya at babalikan ng babaeng yun. Humihikbing saad niya. Naawa ako sa itsura at sitwasyon ni Rika ngayon. Nawala ang pagiging cool at sarcastic niya. Napalitan yun ng isang nakakaawa na Rika. She looked so vulnerable and fragile. Shh, tahan na! Masama sa ating mga buntis ang umiyak at ma-stress. Paalala ko sa kanya habang lumapit ng konti at hinagod ang likod niya. Lumingon naman siya sa akin at ngumiti kahit hilam sa luha ang mga mata. Oo nga, pareho pa tayong buntis. Pinagkaiba lang kasi, kayo ng asawa mo masaya, eh kami. I could really sense the bitterness in her voice. Shh, don't say that. Magiging masaya ka naman eh. At saka sure ka na ba na binalikan ni Ace yung babae? Baka naman nagselos ka lang at kung ano-ano na ang na-conclude mo. Kinausap mo na ba siya? Sabi ko na may halong paninermon. It's very natural to girls to assume when they saw something like that. Given that Erica is very sensitive and emotional because of the pregnancy. Kinausap ko siya tungkol sa baby. Natulala lang siya, pero hindi ko na siya kinausap tungkol dun sa babae. What for? Para harap-harapang marinig sa kanya ang masasakit na salita? Usal niya sa magkakahalong inis at sakit. I think you both misunderstood everything, Ricks. You need to face your fears and tell him the truth. Kung totoong nagkabalikan na sila ng babae at mahal niya pa rin to, then he must go fuck himself dahil buisit siya. Pero kung wala ka namang narinig sa kanya at iiwasan mo siya, ay baka kayo-kayo lang din ang may hinihintay na sasabihin sa isa't isa. Paliwanag ko sa kanya at tiningnan siya sa mga mata. Sometimes, the fear in our hearts block our happiness. Nakita ko ang care ni Ace sa'yo, na kung hindi mo pa ito sinasabi sa akin lahat ng ito ngayon, ay aakalain ko pang pagmamahal lahat ng yun. Pero, who knows? Ace always looks at you tenderly and lovingly. Ibang titig ang pinupukol niya sa'yo kaysa sa ibang babae base sa nakikita ko. Sabi ko sa kanya, at nakita ko ang pagkabalisa niya. I'm always here for you, Rix. And your happiness is what I always pray for. Kasi deserve mo yun eh. Walang tao ang may karapatan na maging malungkot habang buhay. Dugtong ko at nakita ko na pasimple niyang pinahid ang luha sa mga mata niya. I'm also thankful na best friend kita. Sabi niya habang lumuluha. Stop crying, okay? It'll make the baby cry also. Pagpapatahan ko sa kanya. At natawa ng maisip na posible kayang umiyak din ng bata sa tiyan niya kapag umiiyak siya. Seriously? Hindi makapaniwalang saad niya. Natawa naman ako doon at pinaningkitan niya ako ng mata. Ewan ko sa'yo, Arya. Nakalabing saad niya. Nilapitan ko naman siya at niyakap. I still believe that Ace loves you too, more than you know. Bulong ko sa kanya at bumalik na sa pagkakaupo.
You think so? Naku, pinapaasa mo lang yata ako eh. Magka-cruise ang kamay sa dibdib na sumandal siya at tiningnan ako pailalim. Hindi ah, akala ko nga ikaw ang walang nararamdaman kay Ace eh. Asus, iba kasi ang nakikita sa mga kinikilos ni Ace when it comes to you. Hirap ko sa kanya. Manhit din eh. Pero seriously, Rix, kausapin mo siya. Make things clear to the both of you, even if kung ano ang maging resulta. Just face it for your unborn child. Hindi na lang sarili nyo ang nakataya dito, kundi maging kinabukasan ng magiging anak nyo. Pagbibigay linaw ko sa kanya. Rika may be the hard-headed one, but I know she will try to look at both sides para sa anak niya. She's always the one who's always there for me. And now that she needed me, ay hindi ko siya bibiguin. Thank you, friend. She once again burst into tears that made me chuckle. Tahan na nga yan. Hindi ako sanay na iyakin kay eh. Kaskasera at bungangira ka kaya. Natatawang sabi ko dito. Wow ha! Compliment ba yan o pang iinsulto? Pinandilata niya ako na ginantihan ko lang na matamis ng ngiti. I'm happy for the blessing in here. Ninang is waving, bebe. Hinawakan ko ng marahan ang tiyan niya na hindi pa halata ang umbok at kinausap ito. Ninang ka, di ba? Di ba sa matatanda bawal na pabalik-balik? Yung ninang ako ng baby mo tapos ninang ka rin ng baby ko? Nakakunot noong anas niya. Oo nga no! Napapakamot sa batok na saad ko. Bigla akong napamulagat sa kanya at gumisi. Hoy, Arya, simula nang mabuntis ka, nagiging playful ka na ha. Ano yung pinaplano mo? Medyo napapaatras na saad niya nang mapansin ang kakaibang reaksyon ko. Napangiwi pa ito habang nakatitig sa akin. What if? Hintayin na lang natin na lumabas tong babies natin. And then, kapag lalaki ang sayo at babae sa akin, ay i-match natin para maging officially balain na rin tayo. Tinaas baba ko ang kilay ko at ngumiti sa kanya ng todo. Napalaki naman ang mga mata niya at hinawakan ako sa magkabilang pisngi. Naiengkanto ka ba, Arya? Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Eh hindi pa nga naisisilang tong mga anak natin. Diyos ko, parang ako yung mag-isip nun ah. Tumatawang saad niya na kinutusan pa ako sa noo. Napapakamot sa noong sumimangot naman ako sa kanya. Panira moment. Napaayos naman ako ng upo nang magring bigla ang phone ko. Dali-dali ko itong kinalkal sa bag ko at sinagot. Hello? Sagot ko dito. Baby? Yun pa lang ang sinabi niya pero parang nalusaw na ang puso ko. Bakit? Medyo pinaseryoso ko ang boses ko. Anong kailangan mo? Tanong ko dito. Lunch tayo? Yaya nito sa akin at napataas naman ang kilay ko. Tigilan mo ako, Sean. Ilang araw ka nang hindi nagpapakita sa akin at hindi ka umuwi ng bahay nila, Mommy. Kaya bahala ka sa buhay mo. Inis na sabi ko at narinig ko pang may sinabi siya sa kabilang linya. Pero binaba ko na ang linya. Nagpupuyos ang loob na tinago ko ang phone ko sa loob ng bag at binalingan ng tingin si Rika. Kausapin mo na si Ace at nang hindi ka na mag-emote dyan, naiintindihan mo? Sita ko sa kanya. Kaya napaatras naman ang ulo niya na ani mo nagtataka. Hala! Anyari sa'yo, te? Ako pa mag-a-adjust sa kanya? Bahala siya sa buhay niya! Inis na saad nito, kaya inilingan ko na lang siya at tumayo na para makaalis na kami. Ewan ko, bahala rin kayo sa mga buhay niyo! Nagdadabog na sagot ko. Narinig ko pa siyang sumagot sa mababang boses habang nakasunod sa akin. Sungit! Nagpiprito ako ng hotdog sa kitchen nang may maramdaman akong yumakap sa bewang ko. Medyo napaigtad naman ako sa gulat, kaya mas nainis ako. Kahit hindi ko palingunin ay alam ko na kung sino ang pangahas na to, dahil amoy pa lang ay kilalang kilala ko na. Bitawan mo ko, matigas na sabi ko habang hindi pa rin siya nililingon. Sorry na, pausang boses na anya. Kumain ka na, malumanay na sabi ko dito. Pinitawan naman niya ako at hinanda ko na ang mesa. Hindi ako nagsasalita at alam ko na napapansin niya rin yun. I'm sorry, ulit niya sa sinabi niya kanina. Hindi ko sinagot yun at umupo ako para lamang tignan siya. Ano ang nililihim mo sa akin, Sean? Mahina pero madiin na pagkakatanong ko. Naging mailap ang kanyang mga mata at kita ko kung paano siya maging balisa. Palagi na lang bang ganito? Papatayin mo ko sa pag-aalala sa'yo?
Ano ba ang nangyayari at ayaw mong ipaalam sa akin? Naluluhang Anas ko. Ilang araw kang hindi nagpakita eh. Tumawag ka kay Agnes at nalaman mo na galit ako sa'yo. Pero pinabayaan mo lang ako na sumama ang loob ko sa'yo. At kahit puntahan at suyuin ako, ay hindi mo ginawa. Nagiging demanding na ba ako? Dahil kung oo, sabihin mo. Sabihin mo ang problema at ang maayos nating dalawa. Hindi yung nagdudusa ako tuwing bigla ka nalang nawawala. Mabilis na sinabi ko at napayuko lamang siya. Bakit? Ulit na tanong ko. Bakit hindi mo ako magawang pagkatiwalaan? Binitiwan ko ang mga salitang para na ring lason sa bibig ko at ani mo'y pinapatay ako. Baby, it's not that. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Hinawakan niya ang mga kamay ko at pinatayo ako. Magtiwala ka sa akin. May isang bagay lang ako na inaasikaso at ayoko na mag-alala ka. Mahinang sabi nito. Tiningnan ko siya sa mata ng seryoso. Pero ganun pa rin ang ginagawa mo. Pinag-aalala mo ko. Bakas ang hinanakit sa boses ko. Kumain ka na at magpahinga. Pinunasan ko ang luha sa mga mata ko at nauna nang umakyat habang siya ay iniwan kong nakatayo lang doon. Minsan, nakakapagod rin pala umintindi. Hindi naman ako ganito dati, pero parang may mabigat akong nararamdaman na parang may masamang mangyayari. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? May paparating na naman kayang problema sa buhay mag-asawa ni na Arya at Sean? Magkasundo pa kaya muli sina Ace at Rix? Yan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.